Oh, ito na po yung DIY na incubator na na-upload ko po nung nakaraan. Oh, yung temperature niya po. Ito po siya. Yun, yung temperature niya po sa loob. Binuksan ko po kasi yan kaya medyo bumaba po yung temperature niya. So ito na po, ipapakita ko po sa inyo. Yan. Tara! Oh, ito po siya. Yan. Yan na po sila. Yan. So yung native po na itlog na nilagay ko dyan is 8 piraso, pero yung sinili po natin siya, nag-candling po tayo. Bali 5 lang po talaga yung per till. So kaya ito lang po yung na hatch na 5. Ito po. 1, 2, 3, 4, 5. So may dalawa pa yung sa native. Hindi na rin po ito magtutuloy. So mamaya tatanggalin ko na rin po ito. Oh, ito naman po yung sa brown egg, yung mga malalaking manok. Oh, ito ito po kung nakita nyo, nag-crack na po siya. Siguro po mamaya lalabas na rin po yung ano niya. Yung sisiw. Ayan po. Ngayon po ililipat ko na po siya sa brooding cages para doon na po sila pakainin, painumin. So ito po yung pan ng brooding po natin. Ito yung po yung 25 watts na ginagamit ko na ilaw. Then ito po yung tubig. Ayan. Ito yung nalagyan ko po ng tubig. So may guard po siya kasi may possible na makapunta sila dyan, baka malunod. Ayan po siya. So, ayan po. Thank you po for watching. Sana po nag-enjoy kayo. At kung gusto nyo pong i-review ang ginawa ko po na tong DIY, kung paano po siya ginawa, yung wiring, alam ko naman basic po ito, pero gusto ko rin po siyang share sa inyo. Comment lang po kayo. So, ito po yung ito po yung nagde-detect po ng temperature. Kaya po siya nag-automatic na namamatay. Yan. Lipat na po natin siya.